madaling makipag-transaksyon online. Kunting pindot, kunting kuha ng camera, send na agad. Ganito ang karanasan ni Clarissa Lindo ng Batangas. Gusto niyang magka-iPhone. Matagal na. Kaya lang medyo mahal. One day, may nakita siya online, installment, mukhang kaya ng budget niya. Tinignan niya ang down payment. Kaya rin. Nakita ko yung page nila ay mukhang legit sa banang nice na sa town center. Mm-hmm. Tapos yun, parang nainganyo ako gawa ng installment. Basta mag-down ka lang, papadala daw ang installment. In a matter of minutes, close deal agad. Magkaka-iPhone na si Clarissa. I wonder, bet? Kung totohan ang pustahan nito, Kuya Mon, panalo ka na. Welcome po sa isa na namang sumbong ng pandurugas. Mapa probinsya, mapa syudad, kalat na kalat ang scam. Kasi nga, online. Pumatok ang online selling ngayong pandemya. Wala nang babayarang upa sa pwesto, kaya naman mas mababa ang mga presyo. Pero ano nga ba ang garantiya ng mga buyer na legit ang nakakausap na seller? Sapat na ba ang libo-libong followers? Para kay Clarissa Lindo, na nakatapat ng scammer, hindi ito basehan. Pupuntahan namin siya sa Batangas para maisalaysay kung paano siya naloko ng isang scammer. Ito pong nangyari sa inyo ay nag-avail kayo ng iPhone 11 sa isang store. Yes po. Yes po. Saan ito? Facebook? Facebook page po. Anong pangalan po ng Facebook page? JMS Shop po. Magkano yung presyo ng iPhone na kinukuha ko? Saka anong model? Ano po 11, iPhone 11? Ang total niya ay nasa 32,000. 32,000 pesos. Hindi lang medyo mahal, Kuya Mon. Mahal talaga. Tapos ang down payment mo ay 4K. Mm-hmm. Yun yung pinadala ko po. O, diba? Sa down payment na 4,000, may iPhone ka na? Meron pa po silang express delivery na tinatawag. Mag-a-add ka pa ulit ng 850. Mm-hmm. Yun po, napasama rin po. Sobrang kagustuhan. Nakakumanak po. Pagka-chat ko po ay siyempre kami na payment first. Mm-hmm. Napadala ko agad yung pang-down. Yung pang-down. Sa ito, 32,000, payable siya ng ilang months? Ano po, 1 year. Pumapatak na 2,500 pesos lang ang babayaran niya buwan-buwan. Kumagat si Clarissa dahil sabi nga niya, hindi niya kayang magbayad ng isang bagsakan para sa pinapangarap na iPhone 11. Meron kang specific pangalan na nakausap dun sa shop? Meron po silang sinen na feeling ko po ginamit lang din nila yung ID na yun. Mm-hmm. Yung in-check po eh. Hanapin ko pa nga sa mga. Ano siya? Sa daw yung may-ari yung shop? Opo, yun ang in-check ang babae. Ang mm-hmm. sinendan ko po. Yung paano ka nagbayad? Through ano po, Union Bank po. Kasi sa Union Bank naman po, ang dali pong gumawa ngayon ng account. Oo. Online din po sila, tapos dinideliver na lang din yung ID sa ATM sa kanila. Looking back, naisip ni Clarissa na ang picture na ipinakita sa kanya ng kausap ay malamang na picture ng ibang tao. Opo, ginamit lang din po yun, sure ako, kasi ang picture na sinabay, wala siya akong sa Facebook din. Siguro inagtanggal na din siya ng Facebook. Na-scam din siya. Yun po yung ano nila, yung mapagsasend din kayo ng picture na kasama yung ID sa ATM. Pag nakuha nila yun, yun ang gagamitin nila siguro pang scam din. Na ikaw yung tao na yun, ikaw yung kausap nila. Ikaw, ganun yung pinagawa sa'yo? Buti na lang po, nagawa ko lang yung pinicture ng puno yung akin. ID? Ako, hindi po kasama yun. Dahil unang beses ni Clarissa na subukan ng installment sa Facebook, wala siyang ideya sa mga proseso. Tapos, sa usapan ninyo, sa after mo magbayad, ano daw ang mangyayari? Ano daw po, ipapadala na nila. Tapos, inag-intay po, mga ilang oras po siguro. Wala pa rin. Tsaka pa lang po ako nag-search about sa kanila kung paano kaparang doon ako. Mm-hmm. Yun po, may mga post sa kanila about na scam na doon.
So marami ka nang nakita. Isa pong mahabang post na sila ang mga, tapos puro nag-comment din na scam sila. So mga ilan yung mga na-scam mo kung sa tataras kayo? Parang nasa 20 po yun. Ang dami. Iba-ibang lugar ko. Iba-ibang lugar. Narabao, Cebu, Manila. Yun po yung nagawa kami ng GC. Aminado si Clariza na hindi niya sinuring mabuti ang shop. Madali siyang nagtiwala sa maraming likes at heart comments na nakita. Hindi niya naisip na wala palang reviews ang nasabing JMS Shop. Nang hindi dumating ang pangakong iPhone 11, sumubok si Clariza na mag-message sa page. Para napalitan na rin sila ng pangalan. Parang dami po nila. Iba't ibang pangalan na gadget ang hawak. So maliban po doon sa na-scam kayo tungkol doon sa gadget na binibili ninyo, nabanggit niyo na nag-worry din kayo na baka mamaya yung ID na isinending nyo is magamit. Yes po. Kaya sabi nung ibang na-scam, nag-report na din sila sa police station, kumbaga naka-blatter, if ever may gumamit ng ID nila. Hindi yun po, may police report. Kuya Mon, sana by this time ay nakapagpa-blatter na si Clariza. Alam niyang hindi niya na mababawi ang perang na ibayad sa scammer. Nag-report naman daw siya kaagad sa bangko. Kaya lang, hindi pa nagre-reply sa kanya ang bangko. Noon ang sikat ay budol-budol. Ngayon, name it, my scam. Katunayan, meron na ring ayuda scam. My God, ano ba yan? Ang ayuda, alam nating lahat, ay ibinibigay sa mga nawala ng ikabubuhay sa mga kapos. Pero ang ayuda, pinupuntirya na rin ng scammers. Mambali! Bali, scammer nga po yung nagpapanggap na taga-StarPay. Sila po yung nagre-reply, nakikipag-communicate. Tandaan po ninyo ang sinabi ng nagsusumbong, StarPay. Ano ang koneksyon ng StarPay sa kasong ito? Narito po ang backgrounder. Noong surge ng pandemya at lockdown, early 2020, ang gobyerno ay nagbigay ng ayuda ayon sa Bayanihan Act. Ang Department of Social Welfare and Development ang isa sa pangunahing nagpatupad nito. Para sa mga eligible na pamilya, 8,000 piso sa first tranche, 8,000 uli sa second tranche. 6 na financial service providers ang kinontrata ng DSWD para mamahagi ng ayudang pera. Kabilang sa 6 ang korporasyong StarPay. High-tech ang estilong online ng StarPay. Ang recipient ng ayuda ay hindi na kailangang lumabas ng bahay para pumila. Sabi ng presidente ng StarPay na si Lamberto Escarella, ang kanilang teknolohiya ay safe, secure, and convenient. Pero sa sumbong ni Maria Teresa Duran at ng mga sumunod pang dumulog sa amin, ito ay hindi totoo. Naisipan ko pong tumawag po dito sa isumbong mo kay Tulfo kasi gawa po ng SASAP amelioration ng asawa ko. Ang asawa ko po ay senior citizen, 60 years old na po siya. So kung bakit ko po naisipan na magsumbong sa inyo kasi gawa po ng talamak na po yung nangyayaring scam sa StarPay po. Ngayon po ang nangyari po kasi is nagkaroon po ng problema sa StarPay. Upon registering po ng sa name ng sub beneficiary sa StarPay, kadalasan po nagkakaroon po ng problema na lalak. Kuya Mon, nagka-problema nga sa StarPay account ng mister ni Teresa. Hindi na niya ito mabuksan. Pagkatapos, may nag-message sa kanila, nagpakilalang empleyado ng StarPay. Aayusin daw niya ang problema. So, akala ko po yung nag-pop-up na message po sa messenger ko na using StarPay company, akala ko po yung taong yon ay doon nagtatrabaho sa StarPay na yon. Hiningi niya po yung full details ng kung sino yung sub-beneficiary. Name, email address, telephone number, IDs na ginamit, yung picture na hawak-hawak yung ID. Ngayon po, after ko pong ma-send po sa messenger po, doon sa ka-chat ko,
na akala ko eh employee ng Starpay, Starpay. Siguro mga 5 to 10 minutes po, blinak niya na po kagad yung account ko. Siyempre, kinabahan si Teresa dahil naibigay na niya ang mga detalye ng account. Nakipag-ugnayan siya sa Caloocan City Hall. Doon ko po nalaman na si Starpay pala is never nakikipag-communicate regarding po sa mga ganyang bagay. Hindi nila hinihingi yung mga personal details. If ever man na may problema, ang payo din ng payo ng DSWD is dapat sa kanila daw pupunta para sila makipag-ugnayan sa Starpay. Ang galing nilang magnakaw. Kasi hindi po biro ito. Yung iba 8,000, 16,000 ang nawawala sa account nila. Hindi naman din pumahabol sa bangko. Paano na? Marami nang nascam itong nagpanggap na empleyado ng Starpay. Our question is, nasaan ang sinasabi ng Starpay na ang kanilang teknolohiya ay safe, secure, and convenient? Yung sa second tranche po, kasi yung first nakatanggap na ng 8, parang pangalawang batch yung isang 8 ngayon. Yung iba 8K ang nakuha. Yung iba naman po, load trader po ang nakadali sa kanila. Paano yung load trader? Yung para bibili niya ng load? Parang ganun po, i-barter nila, tapos so kaya po magpapatulong pa level up po, tapos may ilang percent na ikakaltas. Let's say for example, sa 8,000, may ikakaltas 6, na 2,000 bayad doon. Opo, nagiging 6,000 po. Mm-hmm. Tapos pag nakuha na po yung pera, black na sila ng scammer. Kwento ng mga na-scam, tatlong step ang kailangan nilang gawin bago makuha ang ayuda sa Starpay. Step 1, mag-fill up sila ng basic information. Step 2, magsesend sila ng picture habang hawak nila ang kanilang ID na nasa listahan. Step 3, saka pa lang sila bibigyan ng reference number para makuha ang ayuda sa M. Luillier. Sinikap nilang kontakin ang Starpay pero negative. Sa puntong ito, balikan natin ang media release ng Starpay. It says, the DSWD's initiative to tap Starpay comes on the heels of the growing need to implement safety precautions, as well as to ensure funds go directly to beneficiaries in a safe and secure manner. Ako naman po kasi talaga legit siya na taga Starpay kasi po sa chat niya po may nakalagay po dun sa baba na Starpay, tapos yung blue po na badge. Nung pinindot ko po yun, talagang Starpay po siya, kaya pala po ako. Then dun po, nagkaroon na kami ng conversation, tapos hiningi niya po yung mga info, ibigay ko naman po. Ayun po, tapos yun, nagulat na lang po ako, nag-block na. Tapos sinusubukan ko siya, nag-invalid number, nag-invalid password. Tapos hindi na po siya mabuksan, kahit nag-forgot password, wala na po. Nung hiningi sa inyo hindi yun, po. Gaano katagal or gaano kabilis bago nila nakuha yung pera? Sa pag nabigay nyo na yung details on the spot, ma'am, minutes lang, malalak na yung account nyo sa Starpay, ma'am eh. So, hindi na re-retain. Ma'am, 5 minutes lang. As in minutes lang, ma'am. Sa history, ma'am, ang nakalagay ko sa history, nung araw na nasakam niya ako, yun din yung araw na nakuha niya na lahat ng ilaw. Ilo, magkano yun? Yung nakuha niya sa'yo? 8K. 8,000. Kuya Mon, oras na makuha ng scammer ang account details, pinapalitan nila ang security question para hindi na ito mabuksan ng tunay na may-ari. Yung mga na-lock yung account, tinawagan nyo ba kaagad yung Starpay para mag-report? Yes. Ang problema po, hindi natatawagan ang problem eh. Hindi po siya nako-contact, ma'am, kahit 24/7 ang nila, wala, ma'am, mapa-cellphone number or landline, ma'am. As in wala, ma'am. Tapos kahit i-email niyo po siya, kahit i-FB Messenger niyo po sila, ma'am, wala po. Ang mga biktima ay nag-report sa DSWD at sa City Hall tungkol sa sinapit nila. Pero komplikado ang payo sa kanila at hindi rin ma-unlock ang kanilang mga account. Ilang ulit man silang tumawag sa hotline ng Starpay, wala silang makontak.
kaya nangalampag na sila sa social media. Siguro po, nabulabog na po si Starpay sa mga complaints po sa social media na ganun po, nahirap po yung mga tao. So, hindi po namin masasabi kung si DSWD po talaga yung tumulong sa amin para ma-unlock. Matapos nilang mga lampag sa social media, naibalik ang kanilang mga account. Pero pagbukas nila, wala na ang ayuda. Limas na ang perang nasa account nila. At saka may napansin po yung ibang kasamahan ko po na yung kasi yung iba po kasing scammer ang ginawa, yung ibang nandito po sa GC namin, ginamit na po yung mga FB account nila para ipang scam. Nahack na rin po. So ang napansin po nila, yung gumamit po, parang ang na-trace, taga-Bagong Silang po yung may gamit. Nung chinek nila sa settings po, nung isang account na ginamit ng scammer, iba po yung nasa link ng face profile niya, ibang name, lumabas po yung name nung gumagamit. Apat na pangalan ang natatandaan nilang nakipag-usap sa kanila. Adrian Diaz, Novelin Salas, Lorraine San Juan, at Echemer Isaac. Ang ilan sa usapan nila ay binura na din ng mga scammer matapos malimas ang kanilang pera. Parang inside job nga daw po. Parang ang lumalabas, ma'am, kasalanan pa yata po namin at naibigay namin yung info namin. Which is, ma'am, kasi kami sa tagal, nagtiwala na kami na si Starpay yun dahil hindi naman po sila makontak kahit saan eh. So kaya, ma'am, naibibigay namin yung ano. Ang nangyari kasi, ma'am, sa DWD, parang nasisisi pa kami, ma'am. May isa pang pinupuntirya ang scammer na tutulungan daw maayos ang account. Nagulat na lang ang biktima na may naisend itong picture sa kanya. And iniisip din po ng taga City Hall DSWD na inside job po. Kasi po, kung inyo pong susuriin, kung titignan nyo po lahat ng mga sub-beneficiaries, ang dami-dami nagre-reklamo po na na-block ang account nila, na nawala ang laman ng pera ng account nila. How come mawawala ang laman ng account ng pera nila kung wala naman po silang pinagbibigyan ng informations? So iniisip po namin inside job kasi nga po, kahit walang password na ibigay, kaya nilang pasukin, kaya nilang ibang transfer. So yun po ang nakakapag taka at saka nakakatakot. Sinubukan namin kontakin ang Starpay. Negative. Nakipag-ugnayan na kami sa DSWD main office. Inasistihan din namin ang mga biktima para makapaghain ng reklamo sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Kami po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.